In this episode, Zark will attempt to spend an overnight in an abandoned haunted castle in Cebu. The Riverstone Castle Resort. Kastilyong ito ay ginawa noong 2002 ng dalawang magkapatid. Unang nagawa ito, dapat playground lang para sa kanilang pamilya. Ngunit napagdesisyonan nila na gawin na lang itong resort. Ang resort na to ay dinisenyo na isang Belgian. At ang design naman nito ay ginaya katulad ng mga kastilyo sa England. Dito rin ay dating merong mini zoo at swimming pool naman na kung sakaling pagod na ang kanilang mga bisita, eh pwede silang doon mag-relax. Meron dati ditong unggoy, rabbit, iba't ibang klase ng mga ibon at meron din ditong buhaya. At dahil dyan, sikat na sikat itong resort na to dahil para kang nasa fairy tale. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon at hindi malaman na dahilan, ang kastilyong ito ay biglang nagsara. Naiwang abandonado at maraming taong nagsasabi na ang kastilyong ito ay haunted na ngayon. Tanghali na nang dumating kami sa Cebu. Hey, ready ka na ba, boy? Ready ka na, boy? Ready na ako! Welcome to Cebu! Let's go! Sinundo kami ng kaibigan ko si Pau at kahit wala pang pahinga ay dumiretso na kami sa nasabing lokasyon. Kararating na namin dito sa lugar. Yung papasukan namin ngayon is sa likod na to. So, sa harap kasi, yung pinaka front desk, kung saan yung mismo entrance, sarado na ngayon. Ito yung bukas. So, pagpasok pa lang, merong nugget. Uy, tingnan na, creepy naman. Itry kong pasukin kung ano meron sa ilalim. Dahan-dahan kong binaba ang parang bodega na to. Medyo nakakatakot kasi baka may nagtatagong ahas sa loob nito. Kaya minabuti na muna namin na bumalik para maglibot na muna sa ibang parte ng kastilyo. Ito ang itsura sa loob ng resort na to dati. Ibang-iba na at kung ikukumpara mo sa kalagayan nito ngayon ay nakakapanghinayang. Ito yung mga rooms. Yung mga rooms niya, sarado na rin. Ah, ito. Parang isang akyatan lang. May akyatan pa rito, guys. Kunin yata yung kanina. Ay, di. Iba rin. Parang dungeon, no? Baka madulas ka dyan, uy! Yung pagkakagawa nito, talagang castle na castle kasi ito yung mga espada. Yung parang kailangan mong hugutin, di ba? May kalesa pa dito, guys. Abandonadong kalesa. Ito, meron pang makipot na. May makipot na hagdanan pa paakyat. Ang dami nga pasikot-sikot, pre. Meron pa sa ilalim. May design pang ahas, oh. Kaya bumaba kami para makita naman kung anong meron dito. Meron ditong pinto, mga lumang upuan at chandelier na gawa sa sapatos ng kabayo. Creepy na ahas. Ito yung isang entrance, guys, oh. So ito naman, guys, tingin namin papunta na to dun sa harap. Madulas, pre, sobrang dulas. Ito yung bar. Ito yung bar nila. For sure maraming alak dito. Hindi tayo pwede, hindi tayo pwede dito kasi sira na yung kahoy. Kung mapapansin nyo, eh sira-sira na talaga at unti-unti na rin kinakain ng mga ligaw na damo, puno at halaman ang lugar na to. Ibang-iba sa itsura nito dati. At naisip ko, ano kayong mararamdaman nila pag nakita nilang ganito na ang lugar na ito ngayon? Ito yung sinasabi nila na meron daw dito dating buhaya. Ayan dito. Ayan o. Ayan o, crocodile. So ito yung bar nila. Eh may alak pa. May alak pa, men. Ito ang itsura ng bar na to dati. At ito naman na ngayon. May mga gamit pa sa loob. May mga gamit pa sa loob. At habang tinititigan ko ang paligid, eh may lalaking sumigaw. Meron pang nakalagay. Kaya umakyat na kami sa taas at hindi lang namin inisip na kami yung sinigawan. Dito pa akyat na kami. Ito pa yung mga dating switch, oh. Ito pa yung mga dating switch, man. Ito pa yung dating switch. Dahan-dahan kami umakyat sa hagdan na to. Hindi natin alam kung motibo pa ba to. Hindi namin alam kung saan patungo tong hagdan na to. At sa aming pag-akyat, eh napunta naman kami sa dati nilang events hall. Ito na ang itsura niya ngayon. At ito naman ang itsura dati nung napapangalagaan pa. For sure, ito yung parang ano? Parang event hall? Ito night school. So naikot na natin itong bandang baba. Tingnan natin kung ano meron sa taas. Kaya umakyat na kami
para naman libutin yung kabilang bahagi ng lugar na to. So guys, habang hindi pa tuloy ang lumulubog yung araw, sasamantalahin na namin na akitin yung nasa taas. Dito, tanaw na tanaw mo lahat. So guys, nandito kami sa taas wherein ito yung mga kwarto. Ah, may bed pa kaya dito? Wala na. Pagsilip ko sa kwarto, meron akong nakitang footprints. Patunay na meron ng ibang taong nakapasok dito. Pero nakakapagtaka kung bakit siya nakayapak. Dito yung may tumunog kanina habang nag-i-intro. At habang nag-i-intro ako kanina, may narinig kami dito ang kumalabog. Binabasa ko yung script ko nang biglang. Guys, nag-i-intro pa lang kami. Nagkakalabugan na dito. Okay na po ako. Ito, bit-bit ko pa yung mga gamit, oh. Ito, nagkakalabugan na. Pero binaliwala na lang namin at inisip na lang na hangin lang yun. Ah, ito na yung room na pangkalahatan, pre. Ako na lang papasok dito, pre. May kama pa. May kama pa. Meron pa dito mga kama, mga table, at nandito pa rin yung kanilang mga naiwang mga basura. So yung mga table pa rito. To CR. Medyo creepy yung vibes, man. Kaya agad na din ako lumabas dahil malapit ng dumilim at kailangan pa namin maghanap ng tutulugan ngayong gabi. Dito, kitang-kita mo dito yung view. Swimming pool pala to. Ito na yung itsura niya ngayon. At ito naman dati. Okay, tuloy tayo dito. Bumaba na kami dahil magdidilim na rin. Ito dapat yung pupuntahan namin pero hindi na kami tumuloy. Hindi na namin maano yung bahay. Pupuntahan yung bahay kasi delikado. Madulas, at the same time, madamo. Tsaka delikado. Madulas na, madamo pa. Okay guys, time check natin. It's 5:32 at maglalatag na kami ngayon ng tent. Naglatag na muna kami ng matutulugan bago patuluyang dumilim. Ngunit hindi rin nagtagal at ang kaninang masiglang kapaligiran ay unti-unti nang nabalot ng kadiliman. 6:01 na ng gabi and medyo madilim na dito. Tingnan mo pag pinatay ko tong ilaw. Ngayon na yung makikita nyo. Walang signal dito. Signal dito yun, oh. Ang signal dito, signal number 2. Bagyo. Tapos maya maya lang meron kaming narinig sa hindi kalayuan. Kaya lumabas ako ng tent dahil sure akong tao yun. Sa mga oras na to ay nag-aalangan ako. Kasi paano kung masamang tao yun? Pero hinarap ko na lang yung takot ko at nagbaka sakaling baka hindi naman. Boss, good evening. Good evening, kuya. Nag-aana kami, kuya, video. Gitro ba niya? Ano, kuya? Di mo makaintindi ng ano, Bisaya? Oo. Kailan nagsara pala yan, kuya? Tagal na. 2017 na. Oh, 2017. 17. Tagal na. Marami rabang ahas dyan. Marami rabang ahas dyan. Kasi yung ano nila, yan, ahas, buaya, parang suba. Zoo? Oo. Tapos, nakalaya sa kulungan, nandyan lang yan, paikot-ikot. Sawa diya marami. So, ang may-ari, wala na nagpatay naman. Patay naman. Ah, kaya na, ano? Iniwana. Sinira? Oo, sinira. Ay, yun ang kapatakbo niyan dati, anak? Anak. Mm-hmm. Tapos tumatay din. Mag-ama, tumatay din. Pati yung buhaya, nandiyan pa? Isa na lang. Isa na lang. Yung isang malaki, kinuha sa dinar. Isa na lang yung nandiyan. Eh, meron pa dyan? Mm-hmm. Salamat, kuya. Pakiramdam ko, mas nakakatakot yung kwento ni kuya na yun. Kaysa sa multong inakala ko, no. Nung gumalaw yung mga bato. Kailangan natin maging alert. Every time na lalabas tayo, kailangan maliwanag, kailangan may flashlight. Bakit?
bukod sa multo-multo na yun, yung may-ari nito namatay mag-ama. Namatay yung may-ari. Sunod, pinasa sa anak, namatay din yung anak. Ngayon, pinabayaan na to ng 2017. Ang matindi doon, hindi lang itong resort yung pinabayaan, pati yung mga hayop. So, sabi ni Kuya, nagkalat daw dito yung ahas. At yung isang buhaya nandito pa. Sa mga oras na to, sinarado na muna namin yung aming tent. Dahil bukod sa multo, mas nakakatakot yung mga hayop na gutom at pag-alagala dito sa loob. Nakatakot. May hayop pa pala rito. Mga hayop. Ngayon na paano paglabas natin yung biglo may buhay? Oh no! Hayop ka. Alam mo yung nakakatakot na nagtakotan pa? Kami yun! Sinira ka yung ano. Net. Tent lang naman ito eh. Laki lang yung buhay. Ganyan. Maliit yun, tangik. Maliit ba yan? Tignan ko. Kaya kumain na muna kami. At ang plano? Magpakabusog na muna. At itulog na lang yung mga takot namin. Alas 8:15 nang bigla akong magising. Eh, parang tumalon sa ano? Bubong. Sa bubong. May ingin na nagmula sa bubong sa itaas kaya bigla akong kinabahan. Umupo ako at nag-antay. Nirecord ko yung camera para meron akong patunay. Ilang minuto rin ako nag-antay pero walang nangyari. So guys, habang nakatambay kami dito, merong parang tumalon sa bubong. Nataranta ako kaya hindi ko nakuha agad yung camera. Ano kaya yun? Hindi ko. Bakit yero eh? Yero eh. Nagkaya pusa. Pero inisip na lang namin na pusa yun dahil malalim pa ang gabi at hindi kami pwedeng magtakutan. Pero hindi pa rin ako mapakali. Sisleng tulog na kaya mas nakakadagdag ng takot. So ako na lang yung gising ngayon. Sisleng tulog na. Creepy, pambihira. Tapos yung kasama ko mag-overnight po, tsaya yung tulog na oh. Paano natakayin yan? Itutulog ko na lang rin sana dahil natatakot na rin talaga ako. Pero ilang minuto lang pagpatay ko ng ilaw, eh ito na ang nangyari. Kaya agad kong ginising si Sleng kasi takot na takot talaga ako ng mga oras na to. Hindi sa multo, kundi sa mga hayop na nabanggit ni Kuya na pag-alagala sa loob ng lugar na to. Ito ako nagkakalabukan ni Nero. May nanintik yung balahibo ko. Ano? Nanintik yung balahibo ko, pre. Swear to God, pre. Parang may tumalun. Kaya nagdasal na muna kami para sa aming kaligtasan at proteksyon para sa buong gabi. Okay guys, so at the moment, time check. It's 11:58 and ngayon pa lang kami lalabas sa sobrang takot. Yung pagkalansing kanina, yung mga parang nilalakad. Bukod sa natatakot kami na baka entity yun, natatakot kami baka mamaya buhaya yun. Alas 12 na muli kaming lumabas. Tumatay sa malapit pa kami. Tumatay yung balaybo ko. Chinek namin yung vicinity kasi baka mamaya nasa tabi na namin yung mga nakawalang ahas o buhaya. Ganto ka creepy dito. Kaya pa-flashlight na namin doon. Nakita nyo tong ilaw na to? Mukhang reflection lang na flashlight namin, di ba? Pagmasdan yung maigi. Tarantado. Dito nga meron sa lente ko. At nung tinanggal ni Sling yung flashlight, andun pa rin yung ilaw pero weird kasi lumalakas at tumihina siya. Hindi siya reflection pre, yung flashlight. Sa pagkakaalala ko, merong salamin dito sa gitna. Pero sa nakita naming ilaw, nandito siya sa bandang gilid. Ito ang litrato pag may araw. At kung pagkukumparahin, napaka-imposibleng reflection to dahil wala ditong salamin. Lalapitan ko sana para malaman ng aktwal kung saan ba nanggagaling ang ilaw na to. Pero biglang nawala nung palapit na ako. Sinubukan ko pang antayin kung magpapakita ulit yung ilaw. At dito ko napatunayang hindi kami yun. Dahil ngayon nakatutok doon yung flashlight, wala akong nakikita ang liwanag. Ilang saglit din ako nagantay kung magpapakita pa ba. Pero wala talaga. Kaya bumalik na kami ng tent para dito muna magantay ng alas 3 ng madaling araw. Kung saan pupuntahan namin ang Night's Hall. Lugar na kung saan may nakikita kaming ilaw kanina. Exactly, it's 3:01 a.m.
So pupuntahan namin yung Knights Hall. Nagmadali na kaming maglakad. Medyo nakakatakot dahil bukod sa madilim ang lugar, sinamahan pa ng mga panganib ng nakawalang mga ahas at buhaya. So ang gagawin namin ngayon guys, ito papasukin namin to. Kita nyo to. Yan. Kawit kami dito sa ilalim. Nandun sa dulo. Minadali na namin ang paglalakad. Hindi kami pwedeng babagal-bagal dahil kung may ahas man sa daraanan namin, matutuklaw kami. Maya-maya inarating na namin ang main hall. Una kong sinilip ang balkonahin nito. Medyo nakakatakot at natutukan ko pa ng ilaw ang beranda nito, para bang merong lalabas. Shalamin, ito creepy dito, shalamin yun. Kung mapapansin nyo, walang ilaw dito sa gilid. Kaya pala isipan talaga yung nakita namin kanina. Pero ito yung napansin ko habang nag-edit ako. Yo, kasi nga kakaw ito nga pala. Nakita nyo yun? Yo, kasi nga kakaw ito nga pala. Meron parang matang umiilaw na nakasilip. Ito pa isa, pagmasdan nyo lang yung gilid. Nakatakap dito, pumunta tayo sa gilid. Lumusot ako dyan, boy. At habang pinagmamasdan yung paligid, kuhang kuha sa camera at nung pinost ko, lumalabas na may dalawang mata na nakatingin sa amin. Kayo na bahala humusga kung ano sa tingin nyo ang bagay na to. Tapos bigla pang kumurap. Umalis na rin kami dahil napakalakas talaga ng kabog ng dibdib ko. Wala akong matapa ngayon guys, pero kabog ng dibdib ko, lakas na ngayon. Kung isipin mo, nalungkot ng sinapit ng lugar na to, men. Pero actually maganda nga dapat siya, no? Ako naiisip ko yung ganda niya dati. Sana in the future maging ano to. Mabuhay ulit. Sayang. Sayang, no? Ang daming memories na nabuo dito ng mga dating visitors, friends, families, and mga magpa-partner. Kung nasan man yung owners nito, sana nasa mabuti silang kalagayan. I would love to go back again here kung darating man yung panahong may babalik ulit siya sa ayos. Okay guys, at palis na kami ngayon. So wala na maglakad para maghanap ng tricycle palabas. Gawin, hindi pa rin namin alam kung ano mayroon sa loob nyo. At huwag kayong mag-alala dahil ligtas naman kami nakauwi at nakabalik ng Maynila. Next week ay ilalabas ko na ang aking matagal na ang pinaghahandaan. My next stop is Palawan. Bukod sa isa ito sa sikat na yaman ng Pilipinas, oras na rin para dito buksan ang ikalawang pinto. Ang mag-explore sa ilalim ng karagatan.